Now, for sample problem number 3, the body shown in the figure consists of two solid cylinders between which is a weightless drum. Find the acceleration of the center of gravity, the friction force acting, and the angular acceleration. Okay, also state whether slipping or perfect rolling occurs. So ito klas yung body natin. So this consists daw of two solid cylinders. No? Tapos between them, merong weightless drum. Okay, so para ma-imagine mo ito, no, ito kasi naka 2D lang ito, no. Pero kapag dinrawing natin ito, okay, in 3D para ma-imagine mo yung itsura ng dalawang cylinders natin. So ito yung dalawang cylinders. Okay, and then between these two cylinders daw merong weightless drum. So ito yon yung weightless drum. Okay? So kumbaga dito sa drawing, ito yon yung cylinder and then ito yung drum. So actually dapat ano to, no, broken line. Okay? So kumbaga parang naka-front view kasi tayo dito, no, sa drawing na ito. Ayan. So ito class dito sa ano na ito, dito sa body na to class nga, no? Merong let's say naka-wrap around na cord dito sa drum natin and then may humihila class na 50 pounds. So ito 'yon, na force, ito 'yon yung 50 pound na force, no? Okay. So, ang mangyayari talaga dito, class, no, since hihilahin siya pakanan itong 50-pound force natin, ang tendency, class, mag-rotate at mag-translate itong body na ito. Tama. Okay, ngayon, class, dito pala sa drawing, ha, may binigay na weight dito na 128.8-pound. No, and walang binanggit sa problem if this weight ba is for each cylinder. No? So, dito, i-assume natin, class, no, na more likely, itong weight na binigay ay para na dun sa dalawang cylinder combined together, no? Okay, sige. So, para dito sa problem na ito, class, write down lang natin yung mga hinahanap. So, pinapahanap sa atin, class, yung acceleration of the center of gravity. So, yung A bar yan, no? And then, pinapahanap din sa atin yung friction force. Pero in this case, hindi pa natin alam kung ano yung friction force. If it's a static friction force or kinetic friction force, no, magdedepende kasi yun kung slipping ba siya or perfectly rolling. Tama? So, mamaya ide-determine pa natin yun, no? Okay. And then, pinapadetermine din sa atin yung angular acceleration. Also, dito, pinapastate din, no, kung slipping ba siya, okay, or perfectly rolling, no? Okay, so i-indicate natin yan mamaya, no? Okay, so para dito sa problem na to, actually, yun nga, hindi binanggit kung slipping ba siya or perfectly rolling. So tayo yung magde-determine yan. So para ma-determine mo yung class, di ba, sabi natin, ang ginagawa or gagawin natin class, kailangan mong i-compute yung mu sub s o kaya yung friction force, no? So, kailangan mo yun i-compute and then i-compare mo siya class dun sa given na mu sub s. No? So, kapag nakita natin na yung computed mu sub s natin class ay mas malaki kaysa dito sa given, no, na mu sub s. Kumbaga, ito kasi yung limiting, no, na mu sub s natin. So, that means mag-i-slip siya. Tama? So, yun class, kailangan muna nating i-determine yun, no? So dito class, yun nga, may mga binigay dito na coefficient of friction. Ito yung sa static, ito naman kinetic, no? So yan din yun ha, yung F sub K, F sub S, no? Same lang yan dun sa notation ng static friction, I mean coefficient of friction ng mu, no? So pareho lang ibig sabihin. So ito ay mu sub S, so isulat natin yung mga given natin. So meron tayong mu sub S na 0.25, okay? And then meron din tayong mu sub k na 0.20. Okay, so may weight din tayo, 128.8. Sige, sulat lang natin. 128.8. Then meron tayong force p na 50 pounds, no? Okay. So mula dito, sige, simulan natin yung pagsosolve natin. Okay, so para sa solution natin, class, yun nga, kailangan natin munang hanapin, class, or i-compute, no, si mu sub s. Okay, para ma-compare natin siya dito sa given na mu sub s. So para ma-compute natin si mu sub s, kailangan, class, initially, i-assume natin na freely rolling ito, itong body na to.
Okay, so ang gagamitin mo dyan, class, is yung mga kinetic equations for rolling freely. No? Ano yung mga kinetic equations natin na yun? Yung summation ng x equal siya sa w over g a bar. And then meron din tayo yung summation ng y equal naman siya sa 0. Then meron din tayong summation ng moment at c. So about the instant center ito, ito ay I sub c times alpha. So since ito gagamitin nating moment, ha? So dito, walang problema sa instant center niya. Yung instant center niya, class, nandito, ha? Okay, if it's freely rolling, ha? So ina-assume pa lang naman natin. Okay? So nandito siya sa point of contact na itong body at saka nitong plane or surface natin, no? Okay, and then let's say gagamit din tayo, class, dito na yung F ay equal sa mu sub s times n. No, freely rolling kasi, no? And then yung A bar dito, therefore, ay equal sa R alpha. Okay? Ayan. So, in-assume muna natin na freely rolling. Ah, sige. So, para dito, ano muna natin para magamit natin itong mga kinetic equations natin. So, ang mangyari, class, kailangan ma-assign natin yung friction force dito, tsaka yung normal force. No, and then ma-ano rin natin, ma-identify natin ano yung magiging translation, ano yung magiging rotation, no. So dito, sinsihilahin yung body na to ng pakanan na force na 50 pound. So more likely mag-move talaga ito, magta-translate ito pakanan. So yung magiging linear acceleration natin sa center of gravity pakanan, no. And then yung magiging rotation natin dito, no. So actually dito, class, no, kung hihilahin siya pa kanan, no, maaari, class, na yung maging rotation niya clockwise. No, sasama lang siya dun sa, kumbaga, pag-translate, di ba? So, gugulong din siya pa clockwise. Pero alam mo ba, class, na pwede rin, class, na magkaroon ito ng tendency na umikot siya, class, ng counterclockwise. So, yun, class, ay mangyayari actually kapag malaki yung P. Okay? Pero kung hindi naman enough yung P, no, kumbaga eh medyo maliit lang yung P, ang magiging ikot niyan clockwise. So, kumbaga in this case, hindi tayo pasigurado kung ano yung ikot niyan. So, dito, ano natin, initially, assign natin, class, na ito ay iikot ng pa-clockwise. No? Ayan, so clockwise yung magiging ikot ng buong body na yan. Okay, so in this case, class, kung yun yung assumption natin, let's say, i-assign natin yung friction force. So, kung iikot siya ng paganito, yan ay clockwise. So, yung magiging friction force mo dyan, no, i-oppose yung rotation na yan. So, more likely, pag ganito si friction force, no, para i-oppose yung rotation. And then, yung normal force natin, ito. Okay? Ayan. So, mula dito, okay, sige. So, ito, let's say, yung rotation clockwise, and then yung translation niya pa kanan. So, ito ni friction force, ito na yung normal force. So, dito, class, ilagay lang din natin sa drawing yung weight natin, no? So, yung weight natin, class, ay 128.8 pounds, ha? Okay. So, dito, ibahin ko ng kulay nung ano. So, para di ka malito. Makakala mo force to, eh. Okay, A bar. And then, ito din. Angular acceleration. Okay, so, ito lang yung mga forces natin. Kumbaga, yung weight, itong 50 pounds, tsaka itong N, at tsaka itong F. Okay. So, mula dito, ayan. Sige, mag-start tayo na mag-solve. So, ang agenda natin dito, class, ha, take note, kailangan nating ma-solve si mu sub s. So, kailangan nating ma-solve si friction force tsaka si normal force. So, dito si normal force, actually, madali nating makuha. Kasi pag nag-summation tayo ng y, class, no, pwede nating makuha si n. No, sige, start tayo. So, summing up all the forces that are directed along the x-axis. By the way, yung magiging x-axis mo dyan is yung, kumbaga, eh, axis na kaparalel nitong plane or nitong surface natin. So, nandito yung x-axis. So, yung y-axis natin, ha? So, si normal axis, nandyan siya, no? Kay y-axis. Okay. So, summing up all the forces that are directed along the y-axis, zero yung equal siya sa zero, no? Kapag pinagsama natin. And then, lahat ng pataas, let's say, no? Assume na lang natin na yun yung positive. Okay. So, yung normal force ay pataas, so positive. Si 128.8, yan ay pababa, so negative. So actually, yan, dalawa lang na yan, class, yung masama dito. So alam natin agad na si normal force equal siya kay 128.8 pounds, no? Okay.
And then, since okay na tayo kay normal force, ito naman, si friction force kailangan natin isolve. So, para masolve natin si friction force, actually, si friction force class ay nasa directed along the x-axis, no? So, maaring ito yung magamit natin, yung summation ng x. No, pero dito, kailangan natin makuha si A bar. Wherein si A bar kasi, no, since in-assume nga natin initially na ito ay rolling freely. So, yung A bar natin equal siya kay R alpha. So, kailangan natin kunin si alpha. So, paano mo makukuha si alpha? So, dito ka, punta ka dito. No, kay summation ng moment about the instant center C. Okay, o, gawin natin. So, summing up, moment about the instant center C equal siya sa I sub C times alpha. So, dito, ang magiging ano natin dito, problema, yung I sub C kasi wala namang binigay sa problem. No? So, i-compute mo yung I sub C. No, so, kailangan natin kunin class yung mass moment of inertia nitong body na to about the axis, no, na nagpa-pass through kay instant center C. So, dito class, kakailanganin natin ng transfer term. No? Kasi ang alam natin is yung centroidal mass moment of inertia ng cylinder. Ito ay solid cylinder, ha? No, so, alam natin yung formula doon, yung 1/2 mass times R squared. Tama, so kailangan pa yun i-transfer. Sige, sulat natin. So, para sa mass moment of inertia about the instant center C, it will be yung centroidal mass moment of inertia ng solid cylinder. And then, dagdagan natin ng transfer term para ma-transfer nga siya dito sa may C, no, sa instant center C. So, dito class, yung I bar natin ay ano lang, 1/2 M, tapos yung radius, no, nung solid cylinder natin plus yung transfer term nga na M D squared. So, ang mass natin dito class ay W over G. Ang weight, W or weight natin ay 128.8 over G, 32.2. And then yung R natin, yung radius lang ng solid cylinder, which is 2 feet. So, 2 squared. And then yung mass natin, yun pa din, 128 over 8 over 32.2. And then, yan, yung distance, di yan yung distance mula dito sa kumbaga centroid, no, or center of gravity, papunta dun sa instant center C. So, yan ay 2 feet lang din, no? Yan lang din yung radius. Okay. So, solving for this class, ang kakalabasan natin dito ay, okay, sige nga class, pakipindot nga ito sa calculator. Ang lumalabas dito ay 24, no? So, this is 24 feet. Pound second squared, no? Okay. So, mula dito, okay na tayo kay IC. Ah, sige, magsimula na tayo mag-summation ng moment about the instant center C. Pero, para dun sa positive sign convention natin, so it will depend dun sa ikot ni alpha. Yung ikot ni alpha, in this case, let's say clockwise, no? Okay. So, yung mga positive is yung mga clockwise. So, ang mga may moment lang dito, class, sa instant center C natin, yung 50 pound, yun lang, yung 50 pound lang. No? Kasi, yung weight natin, dadaan yan sa point C kapag in-extend may line of action. Of course, yung F at N, dyan nag-a-act sa instant center C. No? So, say 50 pound lang yung may moment. So, si 50 pound, class, ang moment arm niya about point C ay ito. No? So, ito, itong buo na to, radius. So, 2 feet. No? Eh, ito, 1 foot to. Sabig sabihin, mula dito, no, hanggang dito kay instant center C, yan yung moment arm ni 50 pound. 1 foot lang din. No? So, yan class ay 50 times 1. Tapos ang ikot niya naman about point C ay clockwise, no, sa positive. So, this will be equal to yung IC natin, ayan, na-solve na natin 24, and then alpha. So, itong alpha na ito class, kapag sinolve mo, 50 divided by 24, ilan yung class? 50 divided by 24. So, what will be the answer for that? 50 divided by 24. Yan class ay 2.083333. No? 2.0833. Ito class ay radian per second squared. O class, ha, wag mo munang ibabox tong sagot na to kasi actually hinahanap siya. Pero class, hindi pa tayo sigurado kung sleeping ba to or perfect rolling. Magkaiba kasi ng value yan. No, depending nga kung sleeping ba siya or perfect rolling. Okay, so i-confirm muna natin, no? Okay. So in this case, okay na tayo kay alpha. So i-compute natin class si gamitin na natin 'to si summation ng x, no, para makuha si f, okay? So summation ng x
lahat ng forces directed along the x-axis equal to W over G. So dito, hapalitan ko na yung A bar ng R alpha, okay lang? Para diretso na. Tapos yung translation natin dito para sa positive sign convention, ang A bar natin pakanan, no? So pakanan class, let's say, yung positive sign convention. Okay, so ang mga masasama dito yung 50 pounds at yung friction force, no, sa summation ng mga forces along the x-axis natin. Okay? So yung mga pakanan yung positive. So si 50 pound pakanan siya, so positive 50. Si friction force pakanan din siya, no, yung inassume natin. So positive ano din, positive F. Equal siya sa W over G. Yung W natin 128.8 over yung G 32.2. Yung R natin ay 2 feet. Yung alpha natin nakuha na 2.0833. Okay. So dito class yung F natin. Ayan, compute natin. Lalabas dito na F. 50 plus F is equal to 128.8 over times 2 times 2.0833. Ayan. Ang lalabas dito ay negative 33.333. Ano ba to? Pounds. Class, negative yung lumabas. So, ibig sabihin, mukhang mali yung direction ng friction force natin. No? So, mukhang ang direction dapat, class, ng ating friction force ay oppositely directed. No? So, i-correct natin. So, itong friction force natin, no, dapat ano siya, no? Pakaliwa. So, i-correct natin. So, pakaliwa siya, pakaliwa. So, dapat class siya daw ay pakaliwa si friction force. Okay. Ngayon, kung ang friction force natin ay 33.33 pound na siya ay pakaliwa. Okay? O check natin. Kasi from here, pwede na natin i-compute class yung mu sub s, no? So gamitin na natin ito. Nakuha na natin si friction force. So F is equal to mu sub s times n. Wherein yung F natin, 33.333. Yung mu S natin, yan ay, yan yung hinahanap. Okay? And then yung normal force natin, 128.8. Okay? So mula dito class, compute natin si mu sub S. So 33.333 divided by 128.8. Ayan. Yan class ay 0.2588880 na lang, let's say, no? Ayan. Okay. So, ito ngayon, class, yung computed. No, ito yung acting. Okay? So, this time, class, i-compare natin ito dun sa given, no? Dun sa mismong, kumbaga, coefficient of static friction between the body at saka nung surface, no? Which is 0.25. And as you can see, class, mas malaki yung na-compute natin, no? Kaysa dun sa given na 0.20 mu sub s, which is 0.25. So ibig sabihin nito class, ito na confirm, no class, yung ating body, no, yan class ay magi-sleep, no, so sleeping siya, no. Okay, so ngayon na alam natin na sleeping siya class, no, kumbaga magagamit na natin kung ano yung tamang equation. So ito class, yung mga ginawa natin na to class, yung tamang equation pala class dapat is yung para sa sleeping, no? So ito class, i-ano na natin, no? I-correct na natin. Okay? So i-delete ko na lang ito class, no? Itong mga naisulat ko na to. Okay? So this time ang gagamitin na natin class is yung ano, yung mga kinetic equation natin para sa sleeping, no? So actually pwede mo na to i-box class, ha, kasi ano na 'yan, hinahanap din 'yan sa problem. Okay? Sige. So delete ko to, no? And then sige, delete lang natin, ha. So dito sa mga ginamit natin class na kinetic equation ganito, delete ko na to. No, so ang mababago dito is ito yung moment, no. So ang moment na gagamitin natin dito ay moment about the center of gravity, no. So M bar, ito naman I bar, no. And then yung para dito sa may friction force natin, kinetic friction to, no. And then si A bar, hindi siya equal kay R alpha. Okay? Yan yung ano dito. Alright.
So, para dito sa mga ito class, ito yung mga kailangan nating hanapin. So, this time, ang nasolve pa lang natin ito, yung sleeping, no? So, alamin pa natin ito si A bar, si F, tsaka si alpha. So, actually, si friction force dito, pwede na nating makuha. Kasi si mu k given siya, ha? Tapos, yung si normal force, actually, nasolve na natin kanina si normal force. Tama, yung normal force natin kanina ay 128.8, no? So, si friction force, pwede na nating makuha. So, dito pala, si friction force ay kinetic friction force, no? So, F is equal to mu k times N. So, yung mu k natin ay 0.20, and then yung normal force natin ay 128.8 pounds. So, ang friction force natin dito class ay 0.20 times 128.8. Yan ay 25.76. Ito ay pound. So, i-box mo na to kasi hinahanap din to. Eh, no? Okay. So, okay na tayo sa friction force. O, ngayon, si A bar tsaka si alpha. So, paano natin makukuha si A bar at alpha? So, si alpha, unahin natin. Makukuha natin siya dito sa summation ng moment. No? So, summing up, moment, M bar is equal to I bar times alpha. So, this time class, ha, dito tayo magmo-moment sa center of gravity G. Dito, sa point na to. No? So, ang ikot natin dito, let's say, sige, confirm natin mamaya, no, kung ang magiging ikot niya ba clockwise or counterclockwise. So, dito, clockwise muna, let's say, yung assumption pa din natin. No? Okay. So, para dito, yung para sa summation ng moment natin, ang mga magkakaroon ng moment about the center of gravity G is itong 50 pounds tsaka yung friction force. No, si weight, wala kasi dadaan naman siya dyan. Si normal force din, pag in-extend may line of action, dadaan din dyan. No? Simulan natin. So, si friction force, ang ikot niya about point G ay clockwise and then ang moment arm is yung 2 feet. No? So, F times 2. Tapos ikot niya clockwise, no? Positive. So, si 50 pound, ang moment arm niya naman, itong 1 foot, no? Itong 1 foot. So, yan ay ang ikot counter clockwise negative. 50 times 1. Okay? So, equal siya sa yung I-bar. Class, yung I-bar natin dito will be the, ano na, ha? Centroidal mass moment of inertia ng solid cylinder, which is 1 half mr squared. So, diretso na natin siya dito, 1 half ang miw over g. 128.8 over 32.2. Okay, tapos r squared, 1 half m times r squared. Yung r ay 2 feet. And then yung alpha natin, yun yung hinahanap. So dito class yung friction force F natin, ano na ito ha? 25.76. So pwede natin class makuha dito si alpha. So actually class, ganito ha. Ang magko-confirm kung clockwise or counterclockwise ba si alpha ay ito yung magiging sagot natin dito. Kung positive yung lumabas, ibig sabihin clockwise siya. No, tama na clockwise, no. Pero kung negative yung lalabas dito, ibig sabihin mali yung clockwise, dapat counterclockwise siya. Sige. Ano natin, no? I-solve natin 25.76 times 2 minus 50 is equal to 1 half ng 128.8 over 32.2 times 2 squared as alpha. And class, ang lumalabas ay 0.19. Okay, class, positive yung lumabas. No, so actually, medyo nasa bingit na nga siya eh, no? Kasi maliit lang yung, ano niya eh, yung value niya, 0.19, pero positive. So, iikot pa rin siya ng clockwise. So, dito class, yun nga, sabi ko sa iyo kanina, may tendency actually class na umikot siya ng pa-counterclockwise. No? So, yun ay mangyayari kapag malaki itong P. No? Imaginein mo class, let's say mas malaki sa 50, no? Yung P natin. Let's say, assume mo lang, ha, gawin mo siyang 60. No? Kapag ginawa mo siyang 60 class, that's the time na magne-negative na siya. So, kapag nag-negative siya, ibig sabihin, dapat counterclockwise yung ano, alpha. So, ibig sabihin, hindi sapat itong 50 pound na to para mapaikot itong, let's say, body na to ng pa-counterclockwise. No? So, kumbaga, since hilahin pa rin siya pa kanan, so gugulong pa rin siya class ng pa-clockwise, no? Okay, sige. So 0.19 ito ang unit natin radian per second squared. Okay? So ito na class yung alpha na hinahanap natin or angular acceleration box mo. Okay, isa na lang si A bar na lang. So para kay A bar, gamitan na natin ito nung summation ng x. So summing up forces along the x-axis equal siya kay W over G
O, dito si A bar class, ha? Di mo pwedeng palitan ng R alpha, not equal yan, ha? So, dito ang translation, pakanan. So, positive yung mga pakanan. So, ang masama dito si 50, tsaka si friction force. Tama? So, si 50 ay positive, kasi pakanan. Si F, minus F, is equal to yung G, W, 128.8, over G, 32.2. Yung A bar natin yun yung hinahanap. So, si F ay ano ha, 25.76. So, 50 minus 25.76 equal to 128.8 over 32.2 times alpha. Yan ang lumalabas dito class na alpha. Alpha tuloy. A bar ay 6.06. Ano ba to? Feet, no? Feet per second squared. Ito na yung mga sagot. Okay, ito na, naibigay na natin class yung mga sagot, no? So, slipping siya, then yung frictional force natin, kinetic yan, 25.76, alpha natin, 0.19 radian per second squared, yung A bar natin, 6.06 feet per second squared. Alright.